Ops, wait lang, wag ka muna mag-scroll. At syempre, magbibigay tayo ng ating word of the day. At sagutin natin itong katanungan na to, na which is gawa-gawa lang natin to para pasanay lang sa ating comprehension or sa ating analysisyon. Kumbaga, ang sabi sa katanungan, Sanuel is a witness of the crime committed. In the study of RCGS, the word witness may be considered as blank. So ang tanong dito, si Sanuel, nakakita ng isang krimen, naging witness siya. Tapos ang tanong dito is, sa pag-aaral ng ating criminal justice system, yung word na witness, ano ba yung ibang term nun? Yan. So tandaan natin na pag tinatanong tayo, ilan ba yung CJS sa Pilipinas? Yung ating CJS class is isa lang yan. Pero yung kanyang components or kanyang pillars ay lima. We have the so-called law enforcement, prosecution, court, correction, tsaka yung community. Yan po yung ating components or the pillars of the CJS natin. Okay? Now, ang katanungan natin dito is yung word na witness, yung pinaka-main concept sa tanong. Ano ba yung ibang term ng witness daw sa pag-aaral ng CJS? At tandaan natin, no, dito sa ating CJS ay ang bida natin is walang iba yung ating offender. Okay? Now, letter A, forgotten one. Forgotten one ba yung witness natin? Letter B, superstar ba yung witness natin? Letter C, man of an hour ba yung witness natin? O forgotten offender ba yung witness natin? Now, para hindi tayo malito is gamitan natin ang elimination process. Tandaan natin, class, ang tinatanong witness. So pag sinabing witness, nakakita ka ng nasabing krimen. Yung sabi dito, nakakita siya ng nasabing krimen, naging witness siya. Ngayon, class, ikis na agad yung delta. Kasi o forgotten offender, kailan ba naging offender yung witness? So ibig sabihin, ikis na yung delta. Tandaan natin, class, yung forgotten offender is the juvenile offender. Okay? Yung mga juvenile offender is considered as forgotten offender. It's because alam naman natin sa ating mga minors kapag nakapag-commit ng krimen, possibly or maaring wala silang criminal liability. So ibig sabihin, forgotten offender tawag doon. That is called juvenile offender. Okay? At syempre, class, yung ating namang forgotten one, that is victim. Ulitin natin, yung victim natin is a forgotten one. Yung victim is a forgotten one. That is considered ikis na din yung alpha. Kasi witness yung tinatanong. Yung ating namang superstar, class, tandaan natin, dito napapasok yung ating offender, si suspect, si accused, si perpetrator, they are considered superstar. They are the actor. Sila yung bida sa ating CJS. Yung ating offender, yung ating akusado, yung ating suspect, yung ating accused, they are considered superstar pagdating sa ating CJS. Okay, kaya nga may kasabihan tayo, mas marami pa yung karapatan ng akusado kaysa sa biktima. Okay, pero yan yung po yung ating nakasaad sa ating mga batas po, or sa ating batas, or sa ating mga nababasa. Tandaan lang po natin, yung superstar, it is referring to offender. Ayan, so ibig sabihin, class, the correct answer natin dito is Charlie. Yung witness natin is considered man of an hour. Kasi siya yung una nandoon, siya yung nakakita sa pangyayari. That is called man of an hour. The correct answer is Charlie. So sana nakatulong sa inyo, at syempre, ito pa din ang inyong lingkod, your Mr. Word of the Day, Emmanuel the Master Showman, Villa Easter Blacalo sa CVRC, National Literature and Registered Criminal Justice, nagsasabi sa inyo na para pumasa sa board examination, kailangan natin ang baso siya at tsamba. Baso siya, basa, sulat and share. Sabi ng tsamba, tsaga, sipag at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you all.